kabayan, pagmasdan mo ang karagatan. Napakaganda, di ba? Stress reliever, ika nga ng iba. Sa buong maghapong trabaho, tiyak pawi ang pagod mo nang dahil sa tanawing nasa harapan mo. Ngunit hindi lahat ng pagkakataon na ang dagat ay kalmado. Kaya tuloy sika dito, suka doon, suka dito. Mayroon pa na para bang tataob na ang barko. Nakakatakot, no? Kabayan, ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. Paano na nga ba pagumantong sa ganito? Tanong ng baguhang marino. Well, anyway guys, ang lahat ng ating marino ay well-trained, ika nga. Bago sumampa, ay isang katerbang training ang kailangan kunin. Ganon din dito sa barko. Bukod sa monthly drill, ay madaming survival equipments or device. Isa na dyan ang life jacket, na kung saan ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pagsuot nito. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Life jacket, life vest, or ski vest are all common names for PFD or personal flotation devices. Isa lang naman ang trabaho nila, ang panatilihin kang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Meron tayong iba't ibang klase ng PFDs. Type 1, Type 2, 3, 4, and 5. Ito sa barko, karaniwang makikita ang Type 1 life jacket, wherein it offers greatest buoyancy and are designed primarily for offshore use. Bulky nga lang siya, pero kaya niyang iikot ang mukha pataas ng tubig yung walang malay na may suot to prevent him or her from drowning. Dati, around 1900s, life jackets were made from cork and balsa wood. A material called kapok was later used as the fill material in life vest. Kapok is the vegetable fiber found in a tropical tree pods resembling milkweed. The waxy coating which covers the kapok fiber provided the necessary buoyancy. The kapok fiber was sealed in vinyl plastic packets to prevent exposure to the water. Ang isang problema nga lang sa vinyl sealed kapok fiber life jacket was that the packets could be punctured, causing the jacket to lose its buoyancy. The Coast Guard made significant change in life vest requirement after the 1953 sinking of the ore carrier Carl D. Bradley, in which 33 persons died
many crewmen were found floating among their life vests, having slipped out of them after the ship had sunk. Kaya gusto ng Coast Guard na baguhin yung design ng life jacket. Gusto nila na kapag unconscious yung wearer, kaya nitong iangat ang kanyang mukha pataas sa ibabaw ng tubig. Nang sa ganun, hindi siya malunod. So balik tayo ulit dito sa barkong sinasakyan ko. Ang klase ng life jacket dito sa amin ay type 1. Kulay orange niya. So bakit niya ba kulay orange? Simple lang. Ang kulay orange is madali makita. Madali kayong mahanap ng rescuer. Lalo na in daytime. Tapos meron siyang retro-reflective tapes na nakalagay sa harap at likod, which reflects light pag natamaan ng ilaw to help rescuer find you easily. Tapos sa likod, sa bandang taas, naka-indicate ang pangalan ng iyong barkong sinasakyan. It is also equipped with whistle to create sounds on a truck rescuer or other survivors na malapit sa iyo. Meron din itong ilaw, which yung iba automatically turn the lights on when submerged into a water. Meron din naman iba na kailangan mo pang switch on. Itong nasa life jacket yung ngayon ay kailangan mo pang i-unlock or hilain yung nasa dulo niya. And then, papasok yung tubig at saka siya iilaw. It is also a big help to attract rescuer, especially in night time. Meron din siyang tali or body line, which ang purpose niya is to connect you from other survivors, kung saan itatali mo ang iyong sarili doon sa suitable part of other survivors' life jacket. At siya ganun din doon sa isa pang survivor. Ang purpose niyo dyan ay para hindi kayo magkahiwa-hiwalay. Magperform kayo as a group survivors. In that technique, mas madali kayong makikita ng rescuer. Tapos sa life jacket nyo, naka-indicate din doon kung anong type of life jacket you have. Manufacturing date, ang serial number, at ang maker. Makikita mo din doon kung ilan ang sukat ng dibdib ang pwedeng kumasya sa life jacket na hawak mo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo on how to properly don a life jacket. Madali lang naman siya kung tutusin. Pero with my experience, ang hirap niyang isuot minsan. Lalo na kung ang iyong life jacket ay una mo pa lang itong isusuot. Kasi hindi pa siya angkop sa sukat ng iyong dibdib or katawan. Kumbaga, hindi mo pa ito na-adjust. Masikip pa siya or maluwag sa'yo. Kaya mainam na pagkasampa ng barko, isukat or isuot kaagad ang iyong life jacket. Okay, ganito ang tamang pagsuot ng life jacket. Unlock all buckles, ipasok ang kamay, kanan or kaliwa, kahit ano pwede mauna. Para bang nagsusuot ka lang ng paborito mong jacket. Dapat yung retro-reflective tapes ay nasa labas. Buckled each trunk belt and chest belt, then fasten tightly. Adjust the straps and secure ang dulo para hindi siya sagabal. Ganyan lang kasimple, di ba? Siguraduhin nyo lang magkadikit ang nasa harapan. Dapat hindi maluwang at hindi naman masyadong masikip. Sakto lang. Dapat maisuot mo na ito ng isang minuto o mababa pa. Kasi during emergency, the faster, the better. Kaya practice lang ng practice.
So, ayan na muna sa ngayon, guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Adios, amigos.